Good day everyone! For our today's tutorial, tuturuan ko kayo paano mag-edit ng picture sa ating or graduation picture na ating gagamitin sa ating mga virtual graduation dahil bawal pa ang face-to-face ngayon. So, hindi na kailangan mag-rent ng toga ng ating mga students or mga graduating students. So, pwede nating i-edit ang kanilang mga picture mula sa walang toga. Lalagyan natin ng toga na yan ay pwede natin gamitin sa virtual graduation nila at pwede rin naman natin ipaprint para meron din silang copy ng kanilang graduation picture. Yan. Sundan nyo lang ako yung video. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Comment din and please like and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Thank you! Ayan, sa Photoshop natin gagawin ang ating picture. Mag-insert lang tayo ng background or maglagay tayo ng background. So, ito ay kinuha ko lang sa Google. Mag-search lang tayo doon ng background na gusto natin. So, ito yung napili ko. Ayan. Copy lang natin. So, mas okay siguro tong isa. Ayan. So, ito yung gagamitin nating background para sa ating graduation picture. Ayan, idrag lang natin itong picture natin sa ating Photoshop na ating i-edit. Ayan, i-right-click natin, rasterize lang yung layer para ma-edit natin. Then, gagamitan ko siya ng Magic Wand tool para matanggal yung background dahil solid naman. So, natatanggal lang yun, delete lang natin. Then, yung Lasso tool, gamitin natin pang delete ng excess na yung mga nasa gilid. Mapapansin natin may mga red. Delete lang natin yan. Ayan, gamitin natin tong tool na to. Pang delete. Ayan. Click lang natin. Then, ikulong natin siya. Tapos, delete. Ayan. Meron pa sa taas. Ayan, tanggal-tanggalin lang natin yung sobra gamit ang Lasso tool yung para mas solid yung ating pagtanggal ng background. Then, medyo adjust natin yung size. Then, click natin tong image brightness para medyo pumuti naman. Magkaroon ng balance yung kanyang brightness and contrast. Then, kung may mapapansin kayong medyo tagihawat dyan, tanggalan natin gamit ang patch tool. Tanggalin natin yung aking mga maliliit na tagihawat. Kulong lang natin. Then, dalhin natin sa walang tagihawat. Drag natin papunta doon. Yan yung patch tool. Huwag natin tanggalin yung mga nunal kasi yan ay, syempre nunal hindi naman tagihawat. So, yan. Ikukulong lang natin yung mga pimples. Then, dalhin natin doon sa walang pimples. Yan, patch tool ang tawag dyan. Ayan, makinis na. Meron pa sa noo. Ayan. Yan ang nagagawa ng Photoshop. Ayan. Then, balik tayo sa pic tool. Kunin na natin yung ating dinownload na toga na gagamitin natin. Galing din lang yan sa Google. Ayan. Ito yung ilalagay natin na toga sa ating picture. Rasterize lang natin. Then, tanggalan natin ang background. Ginamit ko ang magic tool or magic wand. Ayan, adjust lang. Then, gamitin natin itong lasso tool. Ayan, tanggalin natin itong sa may leeg para butas siya. Ayan. Then, delete natin. Click lang tapos delete. Then, pick tool again. Ayan, sa may kita niya, adjust lang ulit natin. Ayan, adjust lang natin. Then, i-cut natin tong layer ng aking shoulder kasi sobra siya sa toga. So, i-cut lang natin siya. Ayan, so delete natin. Then, ibalik natin yung opacity sa 100%. Na-adjust ko kasi kanina. Then, mapapansin nyo mayroong na-cut din yung hair ko. So, ang gagawin natin dyan, gagamitan natin ng clone stamp ito para magkaroon ng black din, hindi mapansin yung nakat na hair. Click lang
Alt, then click lang ng yung hair natin para ma-clone yung hair. Then drag-drag lang. Ayan. Then cut natin yung sobra. Cut natin gamit ang lasso tool. Ayan. Ayan. So, balik tayo sa pick tool. Select natin yung layer ng toga at picture ko. Ayan. Select lang natin yan. Then, adjust natin. Medyo palakihan natin. Make sure yung shoulder natin ay nasa magkabilang gilid. Balance yung size. Then, lagyan na natin siya ng cup. Ayan. Ayan. Pag okay na yung toga natin, lagyan na natin cup. Galing din yan sa Google. Sinerge ko lang. PNG. Para butas na siya. Ayan. Adjust-adjust lang natin. Sakto sa ulo. Ayan. Adjust-adjust lang. Make sure na yung cup natin ay magmukhang totoo. Ayan. So, pag okay na, pag satisfy na tayo, and so, eto na ang ating na-edit na graduation picture. So, pag okay na, pwede na natin siyang isave as JPEG. So, papakita ko sa inyo isa pang sample, yung boyfriend ko naman. Pakita niyo yung boyfriend ko. Ha-char. Okay, gagawin ko rin ng boyfriend ko ng graduation picture. Hindi pwedeng ako lang. Yan. Ito nga pala ang aking boyfriend. Char.